사랑하는 대박. 제사. Sir, good evening, Paul. So you wanna talk about your new job? Pwede po bang trabaho na po ako agad? Umpisa po ako agad sa pagtatrabaho sa inyo. Okay. Magsisimula ka sa Makalawa. Madali din naman ang trabaho eh. Sir, alam ko pong di pa po ako nag-uumpisa magtrabaho sa inyo. Pero lalakasan ko pong loob ko. Pwede po bang bumali sa inyo? Kasi po, may emergency pong kailangan bayaran sa bahay namin. Wala po akong ibang malapitan. Nahihiya po talaga ako sa inyo. Pasensya po, pero... Jessa, hindi ka dapat mahiya. Minsan niligtas mo ako. Kaya okay lang yun. Sorry po talaga. Alam mo, Jessa, huwag ka mag-alala. Ako bahala sa pupa ninyo para sa bahay. Okay? Swerte-swerte talaga ni Jessa sa bago niyang amo. Ang pogi-pogi, ang gwapo-gwapo. Sino ba yan? To, si Angelo Soriano, yung model. Di ba, ang gwapo? Patingin niya, patingin. Tingin. Yan o. Di ba, ang gwapo? Normal din ang itsura niya eh. Oh. Ano? Abnormal ka ba? Anong normal dyan? Tignan mo nga, ang gwapo. Ang gwapo. Kumbaga sa babae, para siyang diyosa. Ha? Jackpot talaga si Jessa dito sa amo niyang bago. Kasi alam mo, super crush siya ito eh. Kaya alam ko, super inspired to magtatrabaho. May kapintasan din yan. Alam mo, Melchor? Pati ka na lang ba maging masaya para kay Jessa? Mas malaki sa sweldo niya dito kaysa doon sa sinusweldo niya kay Mr. Lee doon sa Ukay-Ukay. Okay? Angelo na yan. Angelo. Angelo Soriano. Hindi niyo pa nga kilala yung Angelo Soriano na yan. Pakasalbahe rin yan. Papahirapan din yan si Jessa. Teka, ano bang trabaho niya dyan? Jessa? Oo. Oh. PA. PA? PA, personal assistant. Oh, di ba? Social, di ba? Personal assistant. Ano yan? Napakabait niyo po talaga, sir. Ano, huwag na akong tawagin, sir. Masyado pa akong bata para tawagin, sir. Just call me Angelo. Angelo, ano po ba ang kailangan kong gawin? Madali lang. Sasama mo lang ako sa shoot, ayusin mo mga gamit ko, tulungan mo ako magbihis. Madali lang. Ako, Angelo, hindi ako madaling mapagod. Sanay na ako magpanat ng buto. Basta kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin. Ayoko naman na nahihirapan ka, tapos may sakit ka, nagtatrabaho ka.